Talagay tayo ng isang ganito. Ay, hindi. Dadagdagan natin para madami siya. Ganyan karami. Tapos, mag-add tayo ng dalawang ganito. Dalawang cup na ganito. Nagawa ko ngayon ang arroz valenciana. Binabad ko na siya sa tubig. Hinugasan ko na ito. Malagkit. Mga dalawang tasa or 2 cups ng malagkit. Tapos, jasmine rice, 2 cups din. Then, meron siyang chicken breast, ang ginamit ko. Then, meron red bell pepper. And then, kamatis, onion, at saka garlic. Red, green fish. At saka yung pasas, chorizo. And then, meron tayong konting tomato paste na gamit. Then, gagamit ako ng shrimp at saka tahong. So, sa paprika ang ginamit ko, gumamit ako ng turmeric powder para dun sa pagkulay ng aking arroz valenciana. So, sa yun, simulan na natin ang pagluluto ko. Gamit din ako ng coconut oil. Ito yung kakanggata. So, ayun na. Simulan na natin. Then, igigisan natin yung bawang. Sa iyo, sibuyas. Igisan na rin yung kamatis. Diyan, susunod na igisa yung manok. Isa natin yung chicken. Ito lang natin. Sunod natin ilalagay yung chorizo. Ipa-taste lang natin o igisa natin. Ngayon, maglalagay tayo ng lagyan na natin yung gata.
maglalagay tayo ng gata. Yan tayo ng tubig. Or pwede kayong gumamit ng yung chicken na pinakuluan. Maglalagay na tayo ngayon ng tomato paste. Lalagay natin yung turmeric or paprika. Turmeric powder ang ginamit ko para maging healthy tayo. Okay, lalagay na natin yung ating rice. Ito yung malagkit. Malagkit na rice to. Lalagay din natin yung jasmine rice. Kamay na natin kasi para lahat masama. Tayo magsasayaw na. So, ngayon, antayin natin na maluto yung ating nilagay. Antayin na natin maluto, tapos tatakipan muna natin. Yung apoy natin is tama lang. Tama lang yung ating nilagay na apoy. So, makapansin natin na so, tatakpan natin ngayon. Ayan mo lang muna natin na kumulong yan at maluto yung rice. Or napansin na parang kumukulo na siya. Saka natin ilagay yung ibang ingredients or ibang sahog. Pansinin natin na kailangan maluto yung rice. Ang pinagsama ang jasmine rice at saka malagkit. So, pwede natin ilagay yung ilalagay tayo ngayon ng mga pasas. So, ayan lang natin muna na mag-simmer yung ating ginagawang valenciana. Lalagay tayo ngayon ng green peas.
para mamaya pag naluto siya, maganda yung lalabasan. Mag-a-add din tayo ng ito mamaya na ito. Kaya natin muna na maluto ito. Kaya sa ngayon tatakipan natin. Halo-haloin natin yung ating ginagawang aros balensyano. Mapansin natin na nag-iiba na siya ng kulay. Kasi nga, ang ating ginamit ay turmeric. Alis mo. Mapansin natin na, wow, ang kulay siya. Hinaan lang natin yung apoy para hindi siya madilig. So, alalay lang yung ginawa natin. Ngayon natin yung apoy. Sa ngayon, alalay na yung apoy. Tapos, maglalagay na natin, lalagyan na natin ng ibang panahog. O ilagay na natin yung ibang ingredients. So, ngayon mag-a-add tayo ng sa toppings niya. Tapos mag-a-add tayo ng tahong. Ito yung tahong. Lagay natin sa ibabaw. Ayan, para pag na luto, sana na siya maluluto. Then, agad na tayo ng shrimp para kasama na siyang maluto. Ito yung pinaka-special kong aros balensyano. Simple lang gawin, pero yun na siya. So, ilagay na natin to. Toppings tayo ng green peas. Okay, maganda yung ating aros balensyano. Patansin natin na marami siyang green peas. Tapos mamaya kasi natin siyang haluan.
Lagyan na rin natin ng itlog. Lagyan natin ng boil oil at egg. Then, sinap. Then, kordera natin. Tapos, kuberan natin. So, ayan lang natin na masimmer yung ibig sabihin maluto yung malagkit. And then, yung sim. Yung iba natin ipinagang. Napansin natin na very color makulay. Then healthy pa kasi. Smell natin, smell it good. Pero parang nakatatagang natin. So, mag-add tayo ng salt. Pero, depende to ka. Pwede yung optional yan. Pwede hindi na kayo maglagay ng salt. Lagay tayo ng seasonings. Konti lang. So, ito na ang Valenciana. Arroz Valenciana. So, it's time to serve na siya. So, it's time to serve siya, guys. So, this is the arroz Valenciana. So, kakain na po ngayon. Tikman natin yung aking arroz Valenciana. Wow. You know, this is it, pansit. Lamin niyo yung mahal sa restaurant. Mas kaya mong gawin. Tikman natin or kakain na tayo. Nanalangin muna tayo. So, ito na yun. Ginawa ko. Meron pa siyang seafood. Ayan na. Kayo muna muna kain. Wow. Very delicious. Kasi nga nagsama-sama yung mga seafoods. So ngayon, try nyo to para sa mga holiday season or birthday. Chorizo. Tapos sarap.
Titikman ngayon ng aking sabi niya is yummy. Sobrang yummy. Ano na to? Yung niluto ko na to. Yung menu ko na ganito is napakasarap. Yummy. Sabi ko nga, may second bats pa ako. Yummy talaga siya. Napakasarap. Subukan nyo ito. Na paano ko niluto, panoorin nyo na lang. Kasi nakaano naman doon na paano ko niluto. So, thank you guys for watching.